So for today, tayo ay magre-react sa isang statement ng isang public official natin kung saan di umano'y sinabi niya na huwag kayong magpatulfo. Gaano nga ba katotoo ito at ano nga ba ang reaksyon ng mga tulfo dito? So watch out, be ready, let's react! What up guys, it's Jarl from Just a TV, back another episode of Reaction Time. So yun nga po, bago tayo mag-start sa ating topic, look at the graphs. Ang nakikita nyo dito, 87% sa inyo guys ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel. So again, ikusap po ako sa inyo guys na i-click nyo ang subscribe button dito at ang notification bell para kung kilala nyo si Mr. Beast, ayan, nakikita nyo ang kanyang mga videos. Sa awa at tulong ng Diyos, magawa natin itong mga ganitong klase ng content para makatulong tayo sa ating mga kapwa Pilipino. Inuulit ko guys, please kindly support my channel and subscribe. Going back guys, so yun nga, gusto ko na talaga itong i-content nung 2 weeks ago or a week ago kasi nga magandang usapin to dahil may isang public official na nagsabi na huwag kayong magpatulfo. So napaka out of nowhere nun dahil alam naman natin lahat na ang mga tulfo ay minamahal ng taong bayan yan. So magagawa na natin ang content na to dahil kuha ko rin ang kopya ng press conference na to kung saan di umano sinabi ng attorney o ng public official na to na huwag kayong magpatulfo para fair tayo. Tulad nga na sinasabi ni Idol Rafi Tulfo. We're very fair. Gusto ko lang maging patas dito. Para patas. Fair and square kami dito. Ayan. So dapat ganyan tayo. Kaya pinigilan ko yung sarili ko. Di muna ako nag-react na sinasabi ni Mr. Ben Tulfo dahil si Mr. Ben Tulfo ang medyo mas vocal sa tungkol sa usapin na to. So ngayon meron na tayo nung press conference na copy na hindi pa naipalabas at hindi nakalabas sa social media at sa kabutihan pala pinagbigyan naman tayo ng bigyan ng kopya ng opisina ng Office for Alternative Dispute Resolution. So tingnan na natin kung ano ba nakapaloob sa issue na to. Let's watch! Etong si Attorney Irene Alogok. Ayan. Medyo nag-post ako kagabi, labo ng picture niya, mas medyo wala pa tayong medyo malinaw ulit. Ayan, sabi niya, huwag kayong magpatulfo. Siya ho. Sino ho itong si Attorney Irene Alogok? Aha. Ipinakikilala ho namin siya, wala naman ho kaming masamang tinapay, siya naman ho nagsalita sa media at sinabi niya, huwag magpatulfo kahapon. O, nagsalita sa media. Mm-hmm. Ano bang problema nito? Ewan ko. So, siya ho'y executive director ho ng tanggapan ho sa Office of Alternative Dispute Resolution or OADR. Ito ho yung maliit na sangay sa ilalim ho ng DOJ, nakatatalaga lang ho sa kanya nitong Enero sa ilalim ho ng Department of Justice. Bago-bago pa. Enero lang taon. Ngayon, ang kanyang tanggapan, kung titingnan ho, pwede hong lapitan, ipa-plug ko ho siya para libre ho sa kanya, no? Para makilala naman tong si Attorney Alogok. Para doon sa mga, ang tanggapan niya, pwedeng lapitan sa mga partidong nagbabangayan, mga individual na maaaring hindi nagkaintindihan, o yan. Kumbaga, yung kanyang ginagawa ay parang lupon sa barangay. Kung titingnan mo, redundant nga ho yung kanyang tanggapan eh. So yung napanood dating kanina na nagsasalita si Mr. Ben Tulfo o ang sumbungan ng bayan na si Bitag na ipalabas ito noong November 27, 2020. So medyo matagal-tagal na rin, mga almost nagpas 2 weeks na rin siya. Now, so first clip, yung pagbanggit ni Ben Tulfo tungkol sa isang online press conference kung saan sinabi daw ni attorney na huwag kayong magpatulfo. Now, let us be fair kay attorney Irene Alogo kung ano nga ba talaga yung nakapaloob dito. Then, sakto, meron na rin naman tayong kopya. Now, so panonoorin natin kung saan nabanggit ang mga tulfo. Kasi may ano yan, press conference, so may mga tanungan yan ng iba't ibang mga reporters o ng media. Now, pakita muna natin yung function ng OADR o yung Office for Alternative Dispute Resolution at kung pasok rin ba dito ang mga tulfo. Na ipalabas ito noong November 25. So let's watch. Tatanong ko lang sana, gaano kaya yung how much cases do you expect will be handled by the OADR once it's ongoing na. Tapos my second question, there was mention na you won't be handling yung cases that would fall within the jurisdiction ng construction industry arbitration. Total ba yun o would you be considering exceptions? Third question, you were mentioning that your training will be different from Barangay Lupons and also different from the training of arbitrators in the Supreme Court program. How different would it be? I mean, and in the Supreme Court program, I understand these are usually former judges who retired judges who are recruited. Would it be the same with the OADR, with your mediators, or I mean, can we say someone of known integrity such as Mr. Tulfo be qualified to be a mediator? Whimsically lang naman. Thank you. Okay. Just to clear things out, the Office for Alternative Dispute Resolution do not give ADR services. So if you go to our office and together with the other party, you ask us to mediate the case or
arbitration on the case. We don't do that. What we do is we conduct trainings for our public sector and for our ADR provider organizations, the private sector. We train them to be skilled ADR practitioners. So kami mismo, our office, we do not do mediation, arbitration, or the other modes of dispute resolution. So kaya wala kaming, if you go to our office, wala kaming tables para sa parties and all. But we do accredit the ADR programs of the different government agencies. We assist them to have their own ADR mechanisms within their offices so that if the agency will have problems regarding their stakeholders, they can settle these disputes within their offices. That's what we do. Yun yung first na question. About the trainings of ADR practitioners that we train at yung sa Supreme Court, actually, we are coordinating already with the Supreme Court, particularly with the Philippine Judicial Academy, because we'll have a sharing of resource speakers also, because we also recognize that they are a pioneer in terms of training these people, these ADR practitioners, kung sa kanilang ginawang mga rules, because mas established na sila. And the Supreme Court is very generous. They are willing to share with us their resource speakers, and some of the resource speakers that we have already engaged, nagtuturo din naman dun sa kanilang mga judges and sa kanila pang mga, yun nga, kanilang mga mediators, na mga retired judges din yung iba. And then your last question, kung si Mr. Tulfo ba will qualify. Actually, nandito si Director Abalos. She can discuss yung requirements namin for accreditation. Of course, the basic requirement would be a 40-hour training, 40 hours of training on the field of ADR that you have chosen, and then merong exam. Pwede po pa-discuss, Director Abalos? Yes, thank you, Edie. Regarding the requirements, kung sino po yung pwede ma-accredit, for your information, for the information of everybody, the OADR provides accreditation services. So that means we accredit ADR practitioners or ADR provider organizations and ADR programs ng government. So, to be accredited, wala naman pong specific, wala specific na background or educational requirement, no, para sa mga applicants. As mentioned by ED, kailangan lang po na you undergo a training, so the 40-hour training po, and then you should pass the assessment exam. And then after that, after complying with those two requirements, you can apply to our office for accreditation. We have accredited ADR provider organizations, pwede po kayo doon mag-undergo ng training. They are private organizations na nagbibigay po sila ng training on mediation, arbitration, and other ADR mechanisms. So the application form is downloadable from our website. So you just go to the DOJ website and then look for the OADR link under agencies. So nandun po yung mga application as well as the requirements na you have to comply with. Thank you. I just want to add na ADR is not only for lawyers. Yun yung isang pinopromote namin ngayon. You don't have to be a lawyer to become a mediator. You don't have to be a lawyer to become an arbitrator. So kung law graduate ka or 4-degree course ang natapos mo, you can still be an ADR practitioner as long as you undergo the training. Thank you. So ayun guys, napanood nyo naman, malinaw naman ang pagkaka-explain ni Attorney Irene Alogok na ang office nila is for training at accreditation lamang at hindi katulad ng mga Tulfo o sa barangay na talagang sila yung hands-on na nag-aayos ng mga ng dalawang panig na magkalaban. Then sa susunod na mga clips naman, papakita natin yung mga iba't ibang mga katanungan pa na related din sa mga Tulfo para ma-establish natin kung paano ba naipasok dito yung mga Tulfo, di ba? So sa una pa lang naman narinig nyo, tinatanong na sila tungkol sa Tulfo. So meron pa mga additional follow-up question yan. So let's watch. Ano yung mga difficulties that OADR are experiencing right now? Na like sa manpower, how many personnel are working in the office? Like, ganun, enough ba? Yes, actually, when we started, we're just a handful of people. Less than 10 lang kami when we started doing the trainings because hindi na kami papayag that the pandemic will hinder us from performing our job. That's why kahit konti lang kami before, we don't have people. Tinuloy namin and by God's grace, no, medyo na-meet na namin, na-surpass na namin lahat yung targets namin. But after that, itong fourth quarter, I focused on the hiring of personnel. We're now 70% filled. More than 70% of the personnel are here, yung mga naka-plantilla positions. And actually, hindi manpower yung naging problem namin. It's actually yung culture ng Filipinos that kung merong dispute,
punta ka agad sa korte, we file the cases in court, parang hindi na siya pwedeng pag-usapan. Meron din yung iba pumupunta agad kay Tulfo, di ba? So, parang ganun yung naging ano natin, especially dun sa medyo nasa lower group ng ating society. They, wala silang ibang alam kung hindi punta na agad, magkakaso na agad, pupunta na sa Office of the City Prosecutor. That's why pinapalakas talaga namin, we are strengthening our katarungang pambarangay system. Because they are actually the ones immersed doon sa communities natin, and they are the ones who can really help the OADR and the DOJ promote the ADR system here in the Philippines. Kita po kanina ni Ma'am Irene yung tungkol sa yung phenomenon ng tool traffic tool po. Do you think this mirrors yung lack of trust ng public in the judicial system, or how do you explain that? Sa totoo lang, sa tingin ko lang, feeling ng mga tao, accessible yung tool po ng program. It's very accessible for them, magka-text ka lang and all. So they really have to be educated na, hey, nandyan lang sa kapitbahay mo yung pwede mong puntahan. It's the barangay captain, the lupon. Ha? So, nandun lang. So, kailangan, kung ano yung mas malapit, plus ito kasi ating mga people from the barangay, yung ating frontliners from the barangay, our officials, sila yung tinitrain namin. So, they are skilled on how to do mediation and conciliation. So, kung maka-attend, kung may makaka-attend sa inyo ng conciliation or mediation sa barangay, you will see the difference on how it is done there. No, sa barangay, they don't escalate things, they don't repeat what you say. Kung ikaw ay medyo nakapagsalita ng masama sa other person, you'll not be tolerated in the barangay because that's the training that we give them. And we usually train this lupon to divert actually the positions of the parties to the interests of the parties. Because if you go into the interests and the concerns of the parties rather than on their position o yung kanilang legal basis for filing the complaint, there's a very huge batting average that you will settle the case. So that's why we train them professionally. Yung question ko, yung tungkol dito sa nga, sa sumbong mga itul po, would the OADR recommend this kind of program as a way of resolving disputes? Or is this aligned to the objectives of the OADR? Okay, hindi po siguro namin i-recommend because ang number one po na consideration if you will go to ADR is the confidentiality of it all. No, na hindi kakalat na ganito yung problema nyo, na merong kung ano man po yung mga facts na lalabas during the mediation. So we don't really encourage na naka-media siya and all. Ganun po. But, ma'am, do you see any legal issue about that kind of program? Yun lang yung syempre, resolving dispute. Do you see in the future magkaroon ng mga legal issues? Actually, sir, ito po personal opinion ko na po. When you go there, you consent to have everything publicized. So I don't know if they ask them the parties to sign something, a waiver or of their privacy. But when you go there, you consent that it will be shown to the public. It's a program. It's a TV program. So it's up to the parties if they allow it. And I think they allow it because they actually engage and participate, and it makes it more lively. So, ma'am, would you advise, ma'am, yung mga parties in a dispute to resolve it confidential kesa dun sa mga ganong klaseng program? Opo, because if you will do it publicly, isa po sa one of the things that we try to preserve in mediation is the relationship of the parties. Now, if you make it publicly, then there's some kind of, some sort of damage already on the parties. Some will prejudge you already. That's why it's actually contrary to really the goal of ADR, which is to preserve relationships. Hindi nyo man maibalik sa dati yung friendship o yung relationship ng mag-asawa, at least hindi kayo masira sa publiko. So ayun guys, napanood nyo naman, medyo mahaba lang, pagpasensyahan nyo na, at medyo binilisan ko na rin yung clip para at least medyo mabilis tayo. No? Now, pakita din naman natin yung final remarks ni Mr. Ben Tulfo. Marami pong opinion dito si Mr. Ben Tulfo, so ilalagay ko na lang sa description below yung iba't ibang mga links kung saan pinag-usapan pa niya ang topic na to. So pakinggan na muna natin yung kanyang medyo final remarks. Let me be very clear on this. Hindi ho natin kinakastigo, binabanatan si Attorney Alogo. You know what? Fair is fair. As a matter of fact, yung sinabi niya, huwag kayo magpatulfo, that's my take. Ano ba talaga ang sinabi niya? Kasi nagkaroon ng press con, ito ang sinabi ni Attorney Alogo. Just to be fair, okay, tanggalin na muna yan. Okay, sige. Ayun, so nililinaw naman pala ni Mr. Ben Tulfo. No? Kasi based naman sa napanood natin, parang wala naman akong nabrinig o nabasa o nahint na sinabi yung term na huwag kayong magpatulfo. So let us be fair. And to be fair, in-acknowledge naman to ni Mr. Ben Tulfo. Ito ho, Attorney Alogo, mabasahin ko verbatim yung kanyang sinabi. I think we would not recommend such television programs. Ibig sabihin yung mga programa namin, mga Tulfo,
when you go there, eh, pupunta kayo sa amin, you consent to have everything publicized. Decision nila yan. Agree. Okay, dagdag ko yan. Ah. Mm-hmm. One of the things that we try to preserve in mediation is the relationship of parties. So, mm-hmm. if you make it public, there's some sort of damage already on parties. Some will prejudge you already. Very good, sinabi mo yan. What you could have said, attorney, was very simple. What those television programs like the Tulfo Brothers, mm-hmm. sabihin mo sana siguro acknowledging for the last decade, how many decades? 3 decades. Mm-hmm. They've been helping. They have their own style. We would like to, you know, be supportive of them, and we would like to be able to help and separate those complaints that are, you know, relationship, something to do with, you know, complaints. Segregate. Could easily be mediated. Ganon dapat. So, at Tagalogin natin, ano, ang giving sabihin, hindi nga raw inarekomenda yung mga television program na kahalintulad doon sa aming magkakapatid. Bakit? Kasi pag ikay pumunta diyan sa mga programa na yan, mapapublicize ang lahat. Eh talaga naman, ino-open namin, depende yan. Totoo naman. Tingnan namin ang yan ay sa ano, sa hindi namin pinipilit, kagustuhan ng nagsusumbong, may consent yan eh. Hindi lang namin pinipilit. Ngayon, isa raw doon sa kanilang itong sinasabi niya na mapreserba mga dapat na bagay na gusto mapreserba para yung pagpapaayos ng relasyon ng dalawa. Kasi kung ipopublico raw, may kasiraan na mangyayari sa magkabilang panig. Kasi mapiprejudge na. Totoo well, naman. Tama ka ron. Totoo naman. Ang sasabihin ko sa iyo, alam niyo ba bakit attorney pumupunta sa amin? Alright. Una, talagang gusto ng naape na ilapit sa amin na mapublicize, number one, sa kanila yon kasi hindi sila pinakikinggan. Mm-hmm. Walang tanggapan. Ngayon, for the first time, may tanggapan palang kapareho mo na pwedeng puntahan. So ngayon sa sinabi mo na yan, you could have said something like, nakatulong sana kami sa'yo. Simply, they've been doing that for decades. So now, we can help them if they want to help. Simple lang naman eh. Huwag naman yung sasabihin, huwag kang pumunta roon, huwag mong isumbong. Ano man bagay, siguro attorney, para makintindihan tayo, my program is open. And if you want to be interviewed in my program one-on-one, attorney Alogo, you're more than welcome. Anytime, tell me so. I will give you the entire program ng Bitag. We'll talk about it sa ere. Very decent. Spoiler, hindi po, wala pang hanggang ngayon, December na ngayon, December 11 na, hindi pa rin natutuloy yung pag-uusap na yan, no? Or yung one-on-one interview. Spoiler alert lang. Ngayon, para sa akin, I'm inviting you after this. Mm-hmm. If you see anything na nakikita mong mali sa programa namin, well, you can say it on the air. Right in front of me, I would be decent enough to listen to you. But mas marami akong sasabihin sa'yo na dapat makita mo na hindi mo makikita. But you talk too early. You talk too soon. Simple. Nagsalita ka agad. Hindi dapat. O siguro, sabihin natin, baka wrong choice of word lang. Simple naman. Hindi namin nararekomenda yan. Ang ibig mo sabihin, hindi mo nararekomenda yung programa namin mga Tulfo Brothers na mga public service dahil mas magaling ang programa mo dahil may for your information ka sa IBC 13. Okay, tutulungan ka namin doon. Okay? Simple lang. So yun guys, narinig nyo naman ang sinabi ni Mr. Ben Tulfo at narinig nyo rin naman ang press conference ni Ms. Attorney Irene Alogok. So kayo nang bahala guys kung anong sa tingin nyo, kung medyo ano lang ba si Mr. Ben Tulfo, medyo na-trigger lang ba siya, may pagkukulam nga ba o medyo mali nga lang ba ang choice of words ni Ms. Irene Alogok. So now, patuwad nga na lang lagi ko sinasabi, tingnan natin to ng two sides, A and B. So, kay Attorney Irene, siguro to be fair sa kanya, hindi naman siya yung unang nagbanggit sa pangalan ng mga Tulfo dahil ang media ang nagtanong ukol dito at walang mali siya laban sa mga Tulfo. Ang media rin naman yung nagtanong kung ano ang opinion ni Attorney tungkol sa mga shows ng mga Tulfo Brothers. So, let us be fair din naman doon. Hindi naman siya nag-initiate ng ganung usapan na parang sisiraan niya yung mga Tulfo. Tinanong lang naman siya ng kanyang opinion. Yun. Isa pa, kung privacy ang pag-uusapan, okay sa office ng OADR, walang problema doon. However, bagamat may katotohanan ang sinasabi niya na may mga nasisirang pag-uusap or hindi nagkakaayos sa shows ng mga Tulfo, meron din naman kasing nagkakaayos sa mga magkaaway na magkabilang panig. So, let us be fair din naman sa mga Tulfo Brothers. So, kasi sabi nga niya doon, sira na agad ang, ano, ang relasyon o yung pagkakayos dahil nga na-publicize. Yes, possible yon. Pero, in reality, meron din naman talaga nagkakaayos. So, wag naman dating i-discredit din naman yung mga nagkakaayos sa show nila Mr. Tulfo. Now, kay Ben Tulfo naman tayo mag-react, no? So, medyo, alam naman natin, height ang emotion. So, karapatan naman ni Mr. Ben Tulfo na magsabi ng kanyang mga opinion. So, karapatan niya yan. Free speech nga, ika nga. Hindi naman niya siniraan ng pagkatao. Wala namang ad hominem attacks. Kumbaga, siguro, feeling ko, hindi lang aware si Mr. Ben Tulfo sa functions ng Office for Alternative Dispute Resolution or OADR. Isa pa, walang illegal sa mga programa na isinasagawa ng mga Tulfo Brothers ukol sa public service. Bagkus, nakakatulong nga ito sa government natin at natututo
ang mga taong bayan sa bawat kasong na ipapalabas nila. So marami yan eh, pati yung mga cyber libel, yung mga ganyang example, mga iba't ibang away mag-asawa, away na magkaibigan, post na mga ganito. So dahil sa mga experiences na napapanood natin o yung mga issue o kaso na mga napapalabas doon, nagkakaroon tayong mga madlang people o taong bayan ng idea na ito pala yung dapat natin gawin, ito pala yung wag natin gawin. So ibigay natin yun sa mga Tulfo Brothers, at hindi lang sa mga Tulfo Brothers, sa iba ring mga ganun ang uri ng programa. Hindi lang naman kasi umiikot sa Tulfo Brothers ang public service eh. Meron din ang ABS-CBN, Channel 5, IBC, Channel 4, UNTV 37, Net 25. So halos lahat naman niya mayroong mga ganyang klase ng programa. To top it all, no, sa conclusion natin dito, at the end of the day, pareho lang naman ang layunin ng dalawang panig, no? Ngunit magkaiba lang talaga ang pamamaraan. Nasa atin ang choice kung saan nyo gusto. Kung gusto nyo ng tahimik, sa Office of Alternative Dispute Resolution kayo. Kung gusto nyo naman sa media, okay lang din naman. Di naman natin pinipigilan yan eh. Kung magpapamedia ka, ito nga lang ang isipin mo, no? Handa rin kayong mabash ng taong bayan o tinatawag nga nila na trial by publicity. Pero kung swerte kayo, maaari kayong bigyan ng kabuhayan package or cash incentives ng mga media, unlike sa OADR na hindi naman ito for sure nagbibigay ng cash. So makikita nyo naman kung talagang nakakaawa o talagang aping-api itong si Lola, sabihin na natin. Binibigyan ni Idol Rafi Tulfo yan ng pera kahit paano. And I don't think na magbibigay ang opisina ng gobyerno ng basta-basta ng ganon. Siguro sa DSWD o sa MSWD baka magbigay sila ng cash assistant. Pero I doubt, Office for Alternative Dispute Resolution, walang cash dito. So hindi natin masisisi ang mga taong bayan o ating mga mamamayang Pilipino na lumapit pa rin sa programa ng mga Tulfo Brothers at ng iba pang mga media outlet. So guys, that's it for our episode. Don't forget to like, comment, and subscribe. I-share nyo na rin itong video at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga latest happenings. So again guys, see you next time. Ingat na po kayo ng Diyos sa inyong mga paggawa, and God bless sa inyong lahat. Bye-bye. Hey, bye-bye.